inihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-27 ng Setyembre taong 2022. Pagtatalaga ng babaeng Balo. At sinabi niya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan. Samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan." Lucas Kabanatay 21 at ang talatay 3 at 4. Ang mga mayayaman ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan na marami sa kanila'y para makita at parangalan ng mga tao. Walang ipinagkait na kaginawahan o kaya'y karangian sa kanila ng malaki nilang donasyon. Hindi nangangailangan ang mga ito ng sakripisyo at hindi maihahambing ang halaga ng kusing ng balo. Ang motibo ang nagbibigay karakter sa ating mga gawa na tinatatakan sila ng kayayan o mataas na kaalagahang moral. Hindi ang malalaking bagay na nakikita ng bawat mata at pinupuri ng bawat dila ang itinuturing ng Diyos na pinakamahalaga. Ang maliliit na tungkulin na masayang ginagampanan, ang maliliit na regalo na hindi ipinagmamapuri at sa paningin ng tao'y tila walang halaga, ay madalas na pinakamataas sa kanyang paningin. Ang isang puso ng pananampalataya at pag-ibig ay higit na mahalaga sa Diyos kaysa pinakamahal na regalo. Ibinigay ng abang balo ang kanyang buong kabuhayan upang magawa ang kakaunting kanyang ginawa. Tinanggihan niya ang kanyang sarili ng pagkain upang maibigay ang 2 kusing na iyon sa layuning kanyang iniibig. At ginawa niya ito sa pananampalataya na naniniwalang hindi makaliligtaan ng makalangit na Ama ang kanyang dakilang pangangailangan. Ang hindi makasariling espiritong ito at pananampalatayang katulad ng sa bata ang nagkamit ng papuri ng tagapagligtas. Upang maipahayag ang karakter ng Diyos, upang hindi natin malinlang ang ating mga sarili, ang Iglesia at ang sandibutan sa pamamagitan ng huwad na Kristyanismo, kailangan nating magkaroon ng personal na pagkakilala sa Diyos. Kung mayroon tayong pakikisama sa Diyos, tayo'y Kanyang mga ministro. Bagaman maaring hindi tayo nangaral sa isang kongregasyon, tayo'y mga manggagawang kasama ng Diyos sa pagpapahayag ng kadalisayan ng kanyang karakter sa sangkatauhan. Isang maganda at mapagpalang umaga.